Agent in Disguise. Matuling lumipas ang mga araw at hindi namalayan ni Aaron na isang linggo na pala siya dito sa Zambales. Sa loob ng mga araw na yon ay wala pa naman siyang nakikitang kakaiba sa kapaligiran. Nakadarama na siya ng pagkainip at gusto na niyang umuwi. Namimiss na niya ang mama niya at nag-aalala na din siya dito. Subalit hindi siya maaring umalis sa lugar na ito hanggat hindi sinasabi ng boss Carl niya. Nagpatuloy sila sa pagmamana ni Jace. Mataman nilang kinikilatis ang bawat taong pumapasok at dumadaan sa tollyer nila. Hindi sila pwedeng maglanggat dahil isang pagkakamali lang, mapapahamak silang lahat. Ang ahensya nila, ang amo nila at mga kasamahan, ang trabaho nila, at ang mga kabataan na siyang pinakaapektado sa misyong ito. Nasaan ang may-ari dito? Kalaki-laking tollyer, walang kwenta ang mga tauhan. Malakas na tanong mula sa bungad ng tollyer. Ang tono nito ay parang sa isang siga na madalas marinig ni Aaron sa loob ng tondo kapag naglilibot siya sa lugar na yon. Para itong naghahanap ng away sa uri ng pagkakabigkas nito sa salitang yon. Napaangat ang ulo ni Aaron mula sa makinang kinakalikot at nakatiimbagang nahinarap niya ang lalaking malaki ang pangangatawa na tila ipinagyayabang dahil nakahubad baro ito. Ang ore ng mukha nito ay matigas at talagang katatakutan ng sinumang makakaharap nito. Wala siya ngayon, boss, tugon ni Aaron sa formal na tono. Kinalma niya ang sarili dahil ayaw niyang gumawa ng gulo dito. Nagpunas siya ng maduming kamay na puro grasa sa basahang nasa tabi. Mag-isa lang siya ng mga sandaling yun dahil kumakain ng tanghal iyan ang mga kasamahan niya kasama si Jace sa likod at nagpaiwan siya para may tumaw dito. Saan siya nagpunta? Maangas na tanong ulit nito. Sa Maynila, boss. May inaasikaso siya doon, tugon ulit ng binata. Sabihin mo dyan sa amo mo pagbalik niya na malapit na ang katapusan niya. Pili nito sa malakas na boses at agad nang tumalikod. Naiwan siyang nagpipigil ng sarili. Lolo, pwede ho ba kung samamang manood ng palabas sa plaza sa linggo kina Gina? Magalang na tanong ni Marjean sa kanyang abuelo. Magkasalo silang kumakain ng pananghalian ng tanghaling yon. Nasa hapag din si Luna at sumabay sa kanilang kumain. Oo naman, apo, nakangiting tugon ng matandang si Lolo Thomas. Natutuwa ako at nakihalubilo ka na sa mga kadalagahan dito sa ating lovely apo. Ayoko ko nang makikita kang malungkot habang nakatulala. Nababahala ako, apo, dugtong nito na ibinaba ang kutsara at tinidor sa kauminom ng tubig. Salamat po, Lolo, pasasalamat ng dalaga na ginantihan ng matamis na ngiti ang abuelo. Masayang nagkwentuhan pa silang tatlo hanggang sa matapos sila sa pagkain. Tumulong si Marjean kay Luna sa pagliligpit ng mesa kahit ayaw nito dahil trabaho daw nito yon. Nagpumilipit pa rin si Marjean kaya wala nang nagawa pa si Luna kundi magtulungan sila. Pagkatapos ay tinungo niya ang silid at nahiga sa malambot na kama. Balak niyang magpahinga ngunit kinatok siya ni Luna. Lovely, nasa linya si Sir David, impormo nito. Napabalikwas ng bangon ang dalaga at dali-daling lumabas ng silid. Salamat, Luna, pasasalamat niya dito na nakangiti. Walang anuman, nakangitiling tugon ni Luna. Saka hindi ka dapat nagpapasalamat sa akin. Ako dapat kasi kinukup ako ni Lolo Thomas at pinag-aral. Hindi niyo rin ako itinuring na iba. Hindi katulad ng sarili kong pamilya na itinakwil ako, lumungkot ang mukha ng dalaga nang bigkasin ang mga salitang yon. Batid niya ang tunay na pagkatao ni Luna. Anak ito sa labas ng isang milyonaryo at ang ina nito ay nakapag-asawa ng isang Arabo. Maraming beses na itong pinagtangkaan ng Arabo pati ng binatang anak. Nang minsang abutan ng ina ang muntik ng pagsasamantala ng mag-ama sa dalaga ay sinabi ng mga itong inakit daw sila ng dalaga. Pero imbis na kampihan ng anak ay ito pa ang pinagalitan at pinalayas ng sariling ina. Kaya ito napadpad dito sa lolo niya. Sumapit ang araw ng Linggo at maaga pa ay naghanda na si Marjean sa pag-alis patungo sa plaza kung saan nila napagkasundo ang magkita-kita. Gusto sana siyang sunduin ang mga ito sa bahay ng lolo niya subalit tumanggi siya. Nahihiya siya dahil bagong kakilala lang siya ng mga ito. Saka sinabi din ni Sonia na malayo daw ang bahay ng lolo niya sa plaza at matatagalan daw ang mga itong makarating sa kanila. Kaya nagkasundo na lang silang magkita-kita sa plaza sa alas 6 ng gabi. Wala pang alas 5 ay nakahanda na siya sa pag-alis ngunit hindi agad siya lumabas.
Naghintay muna siyang sumapit ang alas 5:30 bago nagpaalam sa lolo niya na aalis na. Gusto sana niyang isama si Luna subalit walang kasama ang lolo niya. Inatake pa naman nito ng rayuma. Ayaw na sana niyang tumuloy sa panunood subalit hindi pumayag ang lolo niya. Ayun dito ay kailangan daw tuparin ang napag-usapan. Huwag daw sayangin ang pagtitiwalang ibinibigay ng ating kapwa. Pagdating niya sa plaza ay wala pa ang mga kausap. Nagmasid-masid muna siya sa paligid at nakita niyang lubhang abala ang mga taong nandito. Ang mga nagtitinda ng kung ano-anong kakanin ay abala sa pag-istema sa mga bumibili. Ang mga lalaki naman sa stage ay abala sa paglalagay ng dekorasyon at pag-aayos ng mga instrumento sa pagdugtog. Nagpa siya ang dalaga na maupo muna sa may upo ang kawayan na malapit sa may bakana ng plaza para madali niyang makita ang pagdating ng mga bagong kaibigan. May kung ilang minuto na siyang naghihintay kina Gina subalit hanggang papadilim na ang buong kapaligiran ay hindi pa rin dumarating ang mga ito. Nakakadama na siya ng pagkainip subalit naghintay pa din siya ng ilang minuto pa. Ngunit ang ilang minuto ay naging halos isang oras na. Ayaw niyang isiping sinadya ng mga itong paghintayin siya at wag siputin subalit pinigil niya ang sarili. Hindi dapat siyang mag-isip ng masama sa mga bagong kaibigan. May dahilan naman siguro ang mga ito kung bakit hindi nakarating dito. Ipinasya ni Marjane na umuwi na sa bahay ng lolo niya nang hindi pa rin dumating sina Gina sa plaza. Humakbang na siya palabas ng plaza na may kinikimkim na sama ng loob. Pigilin man niya ang sariling huwag menas sa mga ito ay hindi niya magawa dahil talagang inindyan siya ng mga bagong kakilala at kaibigan. Naalala niya ang mga dating kaibigan na sina Dance, Andrea, at C. Ipinilig niya ang ulo para iwaksi sa isipan ang isang nilalang na pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Ayaw niyang alalahanin ang tungkol dito at kung paano itong nawala. Hindi namalaya ng dalaga na napaluha na pala siya pagkaalala sa nakaraan. Nabatid lang niya yon nang mapatakan ang kanyang mga paang humahakbang. Pinahid niya ang mga luha gamit ang palad at inaninag ang daanan pauwi sa bahay ng lolo niya. May kadiliman sa bahaging kalsada na dinadaanan niya at tahimik na din sa bahaging ito. Malayo ang agwat ng mga poste ng ilaw na hindi naman gaanong maliwanag. Bahagyang nakaramdam ng kaba ang dalaga ng hamihip ang malamig na hangin at gusto niyang mangaligkik sa ginaw. Nagsisisi siya kung bakit hindi siya nagsuot ng jacket at hindi rin siya nagdala ng flashlight. Ngayon ay kailangan niyang labanan ang takot para makarating sa kanila ng matiwasay. Wala naman siyang nababalita ang masamang pangyayari sa bahaging ito sa ilang buwan niyang paninirahan sa poder ng lolo niya kaya batid niyang ligtas siya sa anumang panganib. Bahagya siyang kumalma ngunit hindi nagpakakampanting nakiramdam pa rin sa kapaligiran habang mabilis na naglalakad. Nagsisisi na siya kung bakit niya pinaunlakan ang sinabi ng grupo ni Gina. Hindi na talaga ligtas na magtiwala sa iba sa panahon ngayon lalo na sa mga hindi lubos na kilala. Muli na namang bumalong ang mga luha sa gilid ng mga mata ng dalaga ngunit pinigil niya ang sarili. Hindi niya dapat pag-aksayahan ng luha ang mga taong katulad nila Gina. Walang ibang hangad sa kanya ang mga ito kundi kapahamakan. Iiwasan na niya ang mga ito. Nakadama ng takot si Marjane nang makarinig ng anasan mula sa kung saan habang mabilis siyang naglalakad pa uwi. Iginala niya ang paningin sa buong paligid subalit wala naman siyang makitang tao kaya lalo siyang kinabahan. Nanindig ang kanyang mga balahibo at parang nanayo ang kanyang mahabang buhok sa ere nang mula sa kasukalan ay biglang lumitaw ang isang nilalang na hindi alam ng dalaga kung tao o ano. May kalayuan pa kasi siya sa nilabasan nito kaya hindi niya tiyak kung multo ba ito. Ipinikit-pikit ng dalaga ang kanyang mga mata at baka sakaling namamalik mata lang siya. Wala naman kasi siyang nababalita ang multay na nagpapakita dito. Subalit pagmulat niya ng mga mata ay lalo siyang nanggato sa takot ng makitang papalapit na ito sa kinaroroonan niya. Napatigil siya sa paghakbang ng matiyak niyang tao ang nilalang na lumabas sa kasukalan. At hindi lang ito simpleng tao, isa itong lalaki na malaki ang katawan. Hindi niya aninag ang mukha nito dahil madilim sa bahaging ito. Hindi siya nakahuma nang sa isang iglap lang ay nasa harapan na niya ito. Ngayon ay kita na niya ang mukha nito at natitiyak niyang hindi pa niya ito nakita kailanman. Hindi niya ito kilala at nadagdagan ang takot na nararamdaman niya nang haklitin siya nito sa braso. E.
Napatili si Margin nang mahigpit siyang hawakan ng lalaki at hinayla. Nagpumiglas siya subalit walang panama ang kanyang lakas sa laki ng katawan nito. Wala siyang nagawa kundi mapahakbang pasunod dito dahil nakakaladkad siya nito patungo sa kung saan. Nahintakutan siyang lalo nang makita sa di kalayuan ang isang kotse na nakahimpil sa gilid ng daan at yun ang tinutumbok ng lalaking humihila sa dalaga. Enno, sambit niya na nautol, bitiwan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. Naghihintay na ang lolo ko. Nagpumiglas ang dalaga at pinilit na makawala subalit hindi siya nito binibitawan at lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanya. Napaiyak na siya sa sobrang takot na nararamdaman. Let me go. Naalimpungatan si Margin sa malakas na ingay na nagmumula sa kung saan. Napadilat siya ng mga mata at napabalikwas ng bangon subalit muli ring napahiga sa katreng matigas dahil nakatali pala ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng higaan. Pati ang kanyang mga paa ay magkahiwalay ding itinali ng kung sino. Naalala niya ang nangyari. Naglalakad siya pauwi sa bahay ng lolo niya nang biglang may lumitaw na isang lalaki sa gilid ng kalsada at hinayla siya niyang patungo sa kotseng nakaparada. Nagpumiglas siya at pinilit makawala subalit malakas nitong inundayan ng suntok ang kanyang sikmura dahilan para mawalan siya ng malay. Natakot ang dalaga nang maisip na baka ginawa na siya nito ng masama. Baka pinagsamantalahan na siya nito nang hindi niya alam. Wala na ang pinakaiingat-ingatan niyang kalinisan na kahit ang boyfriend niyang si John ay hindi nakuha. Kaya nga siya nakipaghiwalay dito dahil ayaw niyang sundin ang gusto nitong mag-sex sila. Hindi pa siya handa sa bagay na yun kahit ang tingin ng lahat sa kanilang magkakaibigan ay maharot at malandi. Dahil kasi sa uri ng kanilang pagsasayaw sa mga bar ay inakala ng nakakakita at nakakakilala sa kanila na kung sino-sino na ang mga nakatalik nila. Pero wala silang pakialam doon. Hindi nila pinapansin at pinapatulan ang mga paninira sa kanila dahil batid nilang hindi yun totoo. At ngayon ay nakuha na lang agad ng walang kahirap-hirap ng kung sinong Herodes ang pinakaiingatan niyang virginity. Huhuho, napaiyak na ang dalaga. Ano nang mangyayari sa kanya ngayon? Paano kung paulit-ulit siyang pagsamantalahan ng demonyong yun at itapon na lang kung saan kung hindi man patayin? Matutulad ba siya sa kaibigan niyang si Luella, na ilang beses munang dinahasa bago laslasin ang leeg na ikinamatay nito? Sa naisip ay lalo siyang napahagulhol ng malakas. Huhuho! Biglang bumukas ang pintuan ng kinaroroonan niyang silid at pumasok ang lalaking tumangay sa kanya kaya lalo siyang napaiyak. Sap! Pakawalan na ninyo ako! Gusto ko nang umuwi! Huhuho! Sambit ni Margin sa pagitan ng pagiyak. Labis siyang natatakot ngayon para sa kanyang kaligtasan. Humakbang ang lalaki palapit sa maliit na mesang nasa may yuluhan ng katreng kinahihigaan niya at nakadikit yun sa dingding. Inilapag nito ang dalang plato na may lamang pagkain at isang basong tubig. Pagkway binalingan siya nito, pasensya ka na sa nangyari kagabi, malumanay na wika nito. Kinailangan ko lang gawin yun para sa isang napakahalagang dahilan. Eh anong ibig mong sabihin? Yutol na tanong ni Margin. Hindi naman kumibo ang lalaking humakbang na palapit sa may pintuan. Natarante si Margin. Paano siyang makakakain sa kalagayan niyang nakatali ang mga kamay at paa? Nagugutom na pa naman siya dahil wala pang alas 5 ang huling kain niya kahapon. Es sandali, tarantang sambit niya. Napahinto naman ang lalaki at bumalik sa kanya. Humakbang itong palapit at kinalas ang mga tali sa kanyang mga kamay ngunit iniwan itong nakatali ang kanyang mga paa. Kumain ka na para magkaroon ka ng lakas. Huwag kang magtitiwala sa sinumang papasok dito maliban sa akin. Basta pinapangako kong gagawin ko ang lahat para mailigtas ka, pabulong na bilin nito sa matatag na tinig. Pagkatapos ay mabilis na itong humakbang palabas ng silid na yon. Naiwan si Margin na hindi nakapagsalita at napaisip sa mga sinabi ng lalaki. Anong ibig nitong ipahiwatig? Naguguluhang umupo ang dalaga sa matigas na cutter na wala man lang kasapin-sapin maliban sa isang unan at kumot na magkapareho ang kulay. Inabot niya ang platong naglalaman ng pagkain at inubos niya yun sa kauminom ng tubig sa baso. Ayaw man niyang magtiwala sa sinabi ng lalaki subalit kailangan niyang lamnan ang kanyang sikmura. Tulad ng sinabi nito, kailangan niyang magkaroon ng lakas para lumaban. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Ang kailangan niyang gawin ay mag-isip ng mabuting gawin para makatakas.
Bro, anong balita dyan? Tanong ni Jace na dinig ni Aaron. Mag-aalas dais na ng gabi ng mga sandaling yun at nasa kabong tinitirahan sila. We have to move fast, tugon sa kabilang linya na dinig din ni Aaron dahil nakaloud speak ang cellphone ni Jace. May tinangay akong isang magandang babae kagabi at dinala dito para mapatunayan sa ugok kung amo na handa akong gawin ang lahat para sa grupo namin. Kailangan kong maging mabango sa kanya para hindi ako paghinalaan, paliwanag ng kausap. Shit, bro. Malakas na mura ni Jace. Napailing naman si Aaron sa narinig. Bakit kailangan nitong mandamay ng inosente para lang sa pansariling kapakanan? Lalo pa sa isang babaeng walang kalaban-laban. Nakadama ng galit si Aaron para sa lalaking kausap ni Jace. Basta, bro, tinitiyak ko si Aaron gagawin ko ang lahat para mailigtas ko siya, matatag na wika ng lalaki. May narinig silang lagabo mula sa kabilang linya. I have to hang up, naputol na ang kabilang linya. Shit. Malakas na mura ulit ni Jace na napapukpok sa mesang kawayan. I'll call boss Carl, wika ni Aaron na madaling kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Binuksan niya agad ang emergency code para madaling makakonekta sa amo. Hindi naman nagtagal at pumasok agad ang incoming call ni Carl. Boss, sambit ni Aaron. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon ng isa pa nilang kasamahan na hindi kilala ni Aaron. Tanging si Jace lang ang nakakakilala dito. Okay, sambit ni Carl. Listen carefully, pagkway sinabi nito ang plano para gagawin nilang pagliligtas sa kasamahan nilang agent na pumasok sa grupo ng sindikato para mabuwag yun at sa babaeng tinangay nito kagabi lang. Copy, boss, tugon ni Aaron nang matapos ang sinasabi ng amo. Siya nga pala, may natanggap akong tawag kagabi mula kay Mr. David De La Torre. Nakidnap daw ang anak nitong nasa San Nicolas sa poder ng lolo nito, pahabol ni Boss Carl. Shit, napatiimbagang si Aaron sa narinig. Bumukas ang pintuan ng silid na kinaroroonan ni Margin at nakahinga siya ng maluwag nang makitang ang pumasok ay ang lalaking nagdala sa kanya ng pagkain kahapon na siya ring tumangay sa kanya patungo dito sa lugar na ito na hindi niya alam kung nasa ang lupalop ng mundo. Matagal siyang nakatulog nung gabing kidnapin siya at hindi niya alam kung ilang oras silang bumiyahe at kung saan sila dumaan. Hindi rin niya tiyak kung ilang kasamahan meron ang taong ito at kung ano ang kailangan sa kanya. Sa pagkakaalam niya kasi, buhay mahirap ang kilos niya dito sa Zambales at hindi rin mayaman ang lolo niya na isa lang nagmamay-ari ng maliit na sakahan kaya imposibleng tungkol sa pera ang dahilan sa pagkidnap sa kanya. Mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki at parang balisang nagsalita. Makinig kang mabuti, nagmamadaling wika nito. Darating mamaya ang big boss. Kung anuman ang iutos niya sa'yo ay sundin mo. Basta't mag-iingat ka lang at huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ako lang dapat ang pagkatiwalaan mo. Hindi pa makakarating ang tulong natin sa ngayon dahil may iba pang inaasikaso si boss sa Maynila. Basta tinitiyak ko si Aang gagawin ko ang lahat para mailigtas kita dito. Naiintindihan mo ba ako? Mahabang salita ng lalaki. Di paano kita pagkakatiwalaan gayong ikaw nga ang kumidnap sa akin at nagdala dito, di ba? Sambat ng dalaga na bahagyang nautol. I know, tugon nito. Pero sinabi ko na sa'yo ang dahilan, di ba? Ginawa ko yun para sa isang napakahalagang dahilan. Now, all I'm asking is your full cooperation. I want you to trust me and follow what I say, please. Mahabang paliwanag nito sa tonong nakikiusap. May I know the reason, please? Tanong ni Margin sa tonong nakikiusap din. Malalaman mo ang lahat kapag nakalabas na tayo dito. Sa ngayon, kailangan muna nating magpanggap at nais kong sundin mo ang sinasabi ko. Para sa ikapapanatag ng loob mo, isa akong secret agent kaya wala kang dapat ipag-alala. Pag-ato si Margin sa nalaman. Isa palang agent ang lalaking kumidnap sa kanya. Pero bakit siya nito tinangay at ano ang napakahalagang dahilan na sinasabi nito kaya siya nito dinala dito? Naguguluhang napatitig siya sa mukha nito. Pero, naputol ang sasabihin niya dahil nakarinig sila ng sigawan mula sa labas. Kapwa sila napatingin sa may pintuan. I have to go now, nagmamadaling wika ng lalaki na tumalikod na para sana lumabas subalit inagapan niyang mahawakan nito sa kamay. May I know your name, please? Pakiusap niya. Hail, maiksing tugon nito sa katuluyan ng tumalikod.
Mabilis nito tinungo ang pintuan at lumabas ng silid. Naiwan si Margie na naguguluhan. Pero may bahagi sa kanyang puso na nakadama ng konting paghanga para sa lalaking kumidnap sa kanya na nagpakilalang Hale. Kung totoong isa itong secret agent, ibig sabihin, narito ito sa lugar na ito para sa isang misyon. Pero bakit siya nito kinidnap? Anong mahalagang dahilan ang sinasabi nito? Paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan ang katanungang yun na hindi niya mabigyan ng sagot. Muling bumukas ang pintuan at sunod-sunod na pumasok ang sangkaterbang kalalakihan na pawang pangit sa paningin ng dalaga. Napasiksik siya sa dulo ng kama at nangunyapit sa headboard niyan dahil sa sobrang takot na naramdaman. Ngunit mas ikinagulat niya ang lalaking sunod na pumasok habang nasa likuran nito si Hale. Nanlaki ang kanyang mga mata at lalong nadagdagan ang takot niya pagkakitang muli sa lalaki. "Long time no see, honey. How are you?" Sarkastikong tanong ng lalaki na walang iba kundi si John na ex-boyfriend ni Margie. Pinsan nito ni Alfie Nustro na kibarkada din ito at tulad nito ay halaan din ang kaluluwa. Patid niya ang plano ng mga magulang ni Alfie na patayin ang ama ni Dance. Inamin din yun ng binata nung dalhin ni Mr. Enrile ang anak na si Dance sa Sri Lanka dahil sa sunod-sunod na death threats na natatanggap nito. "Ikaw," gulat na sambit niya. "Aren't you happy to see me again after almost a year?" Matigas na tanong ni John na halata ang tinitimping galit sa tinig. Margie couldn't understand what is really happening. All she know right at this very moment is, she's really in danger. Matagal nang may balak na masama sa kanya ang dating nobyo kahit nga nung hindi pa siya nakikipag-break dito. At hindi niya akalain sa dinami-dami ng pwedeng maging boss ni Hale, ay itong taong ito pa na ipinagdasal niyang hindi na sana muling magtagpo ang landas nila. Bakit naman ganito? Binalingan ni John si Hale ni nakatiimbagang. "Good job, Hale," wika ni John na nilapitan ang binata at masayang niyakap. Hinaplos nito ang likod ni Hale at bakas sa mga mata ang pagnanasa. Nanayo ang mga balahibo ni Margie sa nakikitang kakaibang kilos ng dati niyang nobyo na si John. Gusto niyang masukan ang ilapit nito ang labi sa pisngi ni Hale at bahagya yung hinalikan. "Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo, Hale," malambing na wika nito na kumalas sa binata at hinaplos ang pisngi ni Hale. "Bale wala namang ngumiti lang ang agent. I told you," tugon ni Hale na pasimpleng lumayo kay John. Lumapit naman si John sa katreng kinaroroonan ni Margie. Naupo ito malapit sa kanya at nandidiri siyang napalayo dito. Napangisi naman ng nakakainsulto si John sa ginawi ng dalaga. "Akala mo ba hindi ko alam na kung sino-sinong lalaki na ang sinamahan mo?" Matigas na wika ni John sa tonong ng iinsulto. "Kunwari ka pang malinis na parang santa pero yun pala, lihim ka na palang nagtataksil sa akin. Magnobyo pa tayo pero pinalitan mo na agad ako," galit ng dugtong nito at malakas na hinablot ang buhok ng dalaga. Napatili si Margie dahil nasaktan siya sa malakas na paghila ni John sa buhok niya. Parang matutuklap ang kanyang anit kaya napalapit siya dito. Nakamasid lang naman sa tabi ang mga tauhan ni John pati si Hale na mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Pero formal lang naman ang mukha nito nang tingnan ni Margie. "Help me," sigaw ng dalaga nang hilahin pababa ni John ang kanyang buhok kaya napatangala siya. "Haa," tumawa ng malakas si John na parang baliw. "Ngayon, humihingi ka ng tulong. Noon, ang lakas ng loob mong tanggihan ako. Nagawa mo pa akong hiwalayan kahit halos buong buhay ko ibigay ko na sa'yo. Nilate mo pa ako sa harap ng mga kaibigan ko. Alam mo bang labis akong nasaktan noon, ha?" Mabangis na wika nito sa mukha ni Margie na napaiyak na. "Don't worry, baby, hindi pa ito ang oras ng paghihiganti ko sa'yo," wika ni John sa malumanay ng tinig. Binitiwan nito ang buhok ni Margie at tumayo. "May maganda akong plano para sa'yo. Hintayin mo ang matamis kong ganti, sweetheart." Umiti ito ng nakakainsulto sa dalaga pagkway hinawakan ang baba at inilapit ang labi nito sa labi ng dalaga. Napapikit si Margie sa pag-aakalang hahalikan siya nito subalit lumipas ang halos 5 minuto ay walang 14 sa labi niya kaya muli siyang napadilat. Tumambad sa kanya ang nakangising si John na nakatanghod sa kanyang mukha. Pagkway mabilis siya nitong hinalikan sa labi at pagkatapos ay tuluyan na itong lumayo sa kanya.
Nilapitan ito si Hale at ikinawit ang kamay sa baywang ng binata. Let's get out of here, mahal, malambing na yaya nito kay Hale at humakbang na patungo sa pintuan. Napasunod naman si Hale subalit muli itong lumingon sa dalaga at nag-iwan ng isang makahulugang sulyap na tila ba sinasabing, aalahanan mo ang sinabi ko kanina. Sumunod ang mga alipors ni John na tulad nito ay halang din ang mga kaluluwa. Meron pang lumapit na isa sa kanya at hahawakan sana siya sa mukha ngunit mabilis siyang nakailag at nakalayo dito. Tumawa ito at sumunod na sa mga kasama palabas sa silid na yon. Naiwan ang dalaga na parang hapong-hapo. Ngayon ay labis siyang nag-aalala para sa kaligtasan niya. Mapanghawakan kaya niya ang sinabi ni Hale na ililigtas siya. Pero paano nito gagawin yung gayong napakarami palang tauhan si John? Titong-litong napatikip ng mukha si Marjane at tahimik na napayak. Anong gagawin niya? Paano siyang makakalabas dito sa impyernong kinaroroonan niya? Oh God, please, help me. Mahinang sambit niya sa pagitan ng pagiyak. Napahiga siya sa cutter habang lumuluha pa din. Naisip niya ang kanyang papa at ang lolo niya. Tiyak niyang labis nang nag-aalala ang mga ito sa kanya. Gusto niyang tawagan ang papa niya at humingi ng tulong subalit papano. We need to be hurry. Nandito na ang ugok kong amo na leader ng grupo na minamanmanan natin. Baka mapahamak ang babaeng dinala ko dito, nababahalang informal ni Hale kay Jace. Kausap niya ito ng gabing yon. Mabuti na lang at nagawa niyang lansiin si John kaya hindi nito ipinilit ang gustong pakikipag-sex sa kanya. Don't worry, bro. Malapit na kaming dumating dyan. Sa ngayon kasi ay may kinakaharap pang problema si Boss Carl. Tungkol sa kaibigan niyang si Sir James. Pero hayaan mo, bro, ipapaalam namin sa kanya ang mga sinabi mo, mahabang tugon ni Jace. Tahimik lang na nakikinig si Aaron sa pakikipag-usap ng kasama sa cellphone nito habang nakahiga siya sa katreng gawa sa kawayan. Hindi nagtagal at natapos din ang tawag. Pare, kailangan nating makausap ngayon din si Boss Carl, bailing ni Jace sa kanya. Napabangon si Aaron at naupo sa cutter. Anong balita? Pag-uusisa niya na ang tinutukoy ay ang tungkol sa pinag-usapan nito at ng kasamahan nila na pumasok sa grupo ng sindikatong minamanmanan. Tumating na daw ang Big Boss at napag-alaman ni Hale na dati palang nobyo ng babaeng tinangay niya ang boss nila. May masama daw na binabalak ang leader sa babae, nag-aalalang tugon ni Jace na nakaupo din sa kabilang panig naman ng cutter. Shit! Galit na mura ni Aaron na napatingala para kalmihan ang sarili. Nadagdagan ang inis niya sa kasamahan nilang agent na hindi niya kilala. Kung hindi sana nito tinangay ang babae at dinala doon, hindi manganganib ang buhay niya. Kaya ito ang may kasalanan kung anuman ang mangyari sa babae. Binalingan niya si Jace, ibigay mo sa akin ang address ng hideout nila, mariin niyang wika. W-what? Sambit ni Jace na bahagyang nautol. What's your plan? Huwag kang sumugod doon ng mag-isa, pare. Delikado. Lalong malalagay sa panganib ang buhay nila Hale at ng babaeng kinidnap niya. At baka mapahamak ka din dahil napakarami daw tauhan ang nakapalibot sa hideout nila, mahabang salaysay nito. Hindi ibinigay ni Jace ang address ng kinaroroon ng hideout ng kasamahan nilang agent at ng babaeng dinala nito doon. Sabi nito ay kailangan daw muna nilang hintayin ang salita ng boss nila bago sila kumilos. Pero inip na si Aaron sa paghihintay. Gusto na niyang matapos ang misyong ito para makapunta naman siya sa San Nicolas kung saan naroon ang kanyang kapatid na si Brent. Kailangang pagbalik niya ng Maynila ay kasama na niya ito para naman bumalik na ang sigla ng kanilang ina. Kinabukasan ng umaga, tunog ng tunog ang cellphone ni Jace ngunit wala ito. Nasa banyo sa labas at naliligo. Nauna na itong gumamit ng banyo dahil mas nauuna itong pumasok sa toilet. Hindi niya pinansin ang cellphone nito subalit paulit-ulit yung tumunog na tila ba determinado ang kung sino mang tumatawag na makausap ang may-ari ng cellphone. Napilitang sagutin ni Aaron ang tawag at napag-alaman niyang ang kasamahan pala nilang agent na nasa grupo ng sindikato ang siyang tumatawag. Masinsinan silang nag-usap, hiningi niya ang address ng kinaroroonan nito at swerteng ibinigay naman nito yon. Nagpakilala muna sila sa isa't isa bago tinapos ang pag-uusap. Ibinalik niya sa dati ang pagkakalagay ng cellphone. Mahirap na, baka paghinalaan pa siya ni Jace ng masama.
Hindi nagtagal at pumasok ang kasamahan na nakasuot na ng pantalong pantrabaho pero nakakubad borrow pa din. Kinukuskus nito ng tuwalya ang basang buhok. "Pare, tapos na ako," wika nito. "Ikaw naman ang maligo, mauna na din ako sa tolyer. May inuutos kasi si boss sakin. Pakisecure na lang dito paglabas mo. Mahirap na, baka masalisihan tayo ng magnanakaw," dugtong nito sa tonong nagbibiro. Kinuha na nito ang cellphone na nakapatong sa maliit na mesa at sinipat muna yun bago isinuksok sa bulsa ito. May nabuong plano si Aaron. "Bahala na. Pare, hindi na muna siguro ako papasok. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko," wika niya. "Ganun ba? Sige, pare," tugon ni Jace na umalis na. Tiniyak muna ni Aaron na nakarating na si Jace sa tolyer sa may highway bago niya ipinasyang lumakad. Sinigurado niyang dala niya lahat ng kailangan niya para sa pagsugod sa hideout ng mga sindikato. Ang plano niya, gagawa siya ng paraan para makapasok sa hideout. Aalamin niya ang mga paikit-sikot sa buong lugar para kung sakali alam niya kung saan pwedeng dumaan palabas. Kinapa niya ang dalawang baril at mga magasin na puno ng bala na nakasuksok sa kanyang magkabilang diwang. Meron din siyang dalawa pang baril na nasa secret pocket naman ng kanyang makapal na jacket. Hindi na siya nagsuot ng bulletproof dahil masyado na siyang mabibigatan at mahihirapan siyang kumilos ng maayos. Isinuot niya muna ang peking bigot sa may ibaba ng ilong para hindi siya mamukhaan agad ng makakasalubong. Mabilis niyang tinungo ang paradahan ng tricycle sa kabilang kanto at sumakay sa nag-iisang nakatambay doon. Nagpahatid siya malapit sa may hideout. Maingat ang kanyang kilos upang hindi siya paghinalaan ng driver. Pagkababa sa tricycle ay naghanap siya ng maaaring tambayan habang hinihintay ang pagdating ng gabi. Malawak ang kinaroroonan niyang lugar na pinagbabaan sa kanya ng driver ng tricycle. Isa lang ang nakikita niyang bahay na nakatayo di kalayuan sa kinatatambayan niyang puno. May kalakihan ang bahay na yon at napaapaligiran ng maraming kalalakihan na malalaki ang mga katawan at may mga sukbit na baril sa biwang. Nahinuha ng binata na ito na ang hideout ng sindikato na hinahanap niya. Kinuha niya ang cellphone na nakasuksok sa bulsa ng pantalon niya at binuksan ang emergency code. Ikinonekta niya yon sa agency nila. Naka-open si Jack kaya ito ang nakatanggap ng tawag niya. "Bro, kumusta ka na dyan?" tanong agad nito sa kabilang linya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Aaron at sinabi niya ang plano dito. Bahala na itong magsabi sa boss nila. Ang mahalaga ngayon ay kumilos na siya bago pa mahuli ang lahat. "Shit, why'd you go there alone? Hi, sweetheart," wika ni John na pumasok sa silid na kinaroroonan ni Marjane. Nahihintakutang napasiksik siya sa may dingding. Tumawa naman ng malakas si John nang makita ang takot sa kanyang mukha. "Don't be scared, honey," parang baliw na wika nito na nakatawa pa din. "Hindi ko alam na matatakutin ka pala. Diba ikaw ang pinakamatapang sa grupo niyo noon? Anong nangyari? Bakit tila nabahag na yata ang buntot mo?" Pang-iinsulto pa nito sa kanya sa mabalasik na tinig. Hindi kumibo ang dalaga at niyakap niya ang mga tuhod habang nagsusumiksik sa dingding. Para bang magagawa siyang ipagtanggol ng dingding na yon? "I just came here to say from now on, you will be my servant," mabangis na wika ulit ni John na sa pagkakataong yun ay bakas na ang tinitimping galit sa nanlilisik nitong mga mata. "I want you to cook our food, wash the dishes, wash our dirty clothes, everything. In short, ikaw na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Naiintindihan mo?" Malakas na tanong nito. Hindi pa rin kumibo si Marjane na napaluha na dahil sa takot at awa sa sarili. All her life, she was treated like a princess. Hindi siya kailanman gumawa ng gawaing bahay sa kagustuhan ng iba kundi sa pagkukusa niya. May alam din naman siya sa mga gawaing bahay kahit papaano, subalit siya ang nagkukusa. Hindi siya kailanman inutusan ng papa niya o ng lolo niya para gawin yon. At heto siya ngayon, gagawing alila ng demonyong John na ito. "No way." Umangat ang tingin niya sa lalaki at sinalubong ng lumuluha niyang mga mata ang matalim nitong mga titig. "Hindi mo pwedeng gawin sa akin yon. Hindi mo ako utusan kaya wala kang karapatang gawin akong katulong mo." Malakas at puno ng tapang na sigaw niya dito.
Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Galit ding sigaw ni John pagkway tumalikod na ito at pabalibag na isinara ang pintuan pagkalabas nito. Naiwan ang dalaga na napahagulhol na at napadausdos pahiga sa cutter. Anong gagawin niya, God? Kahit labag sa kalooban ay walang nagawa si Marjane kundi sundin ang mga inuutos ni John dahil hinimok siya ni Hale na sundin ito gaya ng napag-usapan nila nung isang araw. Sa buong maghapon na yon ay marami siyang ginawa na lahat inuutos ni John. At ang mas nakadagdag sa inis niya ay masaya siya nitong pinagmamasdan habang nahihirapan sa mga gawain. Paglabahin ba naman siya ng mga maruruming damit ng lahat ng tauhan nito? E mahigit kumulang yata ay nasa 50 lahat ang mga tauhan nito. Pagkatapos ay pinagluto siya ng hapunan at pinaghugas ng mga pinagkainan ng mga ito. Ang pinakamasaklap sa lahat, halos isang kotsarang kanin lang ang itinira sa kanya at inubos din ang ulam. Ngayon ay labis ng kumakalang ang kanyang sikmura dahil hindi siya nakakain ng tanghalian kanina. Masyado kasi siyang nasubsob sa paglalaba kaya nakalimutan niyang kumain. Hindi rin naman siya pinagkaabalahang alukon o padalhan man lang ng pagkain ni John. Umasa din siya kay Hale subalit maging ito ay hindi rin niya pwedeng pagkatiwalaan dahil nakikisaya din ito sa mga demonyo habang pinagmamasdan siya. Hindi namalaya ng dalaga na lumuluha na pala siya habang nakahiga sa cutter. Isinapon niya ang naroong maliit na kumot kaya hindi na rin gaanong malamig ang higaan niya. Ang problema ay maraming lamok ang bumubulo sa kanyang pagtulog kaya napabangon din siya. Isinandal niya ang likod sa may dingding at tumangala sa kisame. God, please, help me. Wala ko akong naalalang kasalanan para pagdusahan ko ang ganitong kahirap na sitwasyon. Sana po dumating na ang tulong sa akin at makalabas ako sa impyernong lugar na ito ng buhay. Patawarin niyo ho ako sa lahat ng mga kasalanan ko kung meron man po. Pakiusap, tulungan niyo po akong makaligtas mula sa mga masasamang nilalang na ito, mahinang dasal niya sa pagitan ng pagiyak. Hindi niya namalayang muli na naman pala siyang napaluha. Maya-maya'y nakarinig siya ng bahagyang kaluskos mula sa labas ng silid na kinaroroonan niya. Nakadama ng panganib si Marjane nang maulit ang kaluskos na narinig niya sa labas ng silid at sa pagkakataong yun ay batid na niya kung ano. Maingat na binubuksan ng kung sino ang pintuan ng silid. Labis na natakot si Marjane sa isiping baka isa sa mga tauhan ni John at gawan siya ng masama. At pagkatapos ay papatayin siya at itatapon na lang kung saan tulad ng nangyari kay Luella. Pagkaalala sa kaibigan ay lalo siyang nanggatol sa sobrang takot na nararamdaman. Napasiksik siya sa dingding habang unti-unting bumubukas ang pintuan. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong pero sino ba ang tutulong sa kanya dito? Napatikip na lang siya ng mga balat sa mukha habang patuloy na umaagos ang mga luha sa pisngi at nangangatol sa takot ang buong katawan niya. Dahan-daang humakbang ang taong pumasok sa madilim na silid at nilapitan ang dalaga pagkatapos nitong muling maisara ang pintuan. Hey! Wake up! Anas nito na nabosesa ni Marjane na si Hale pala. Hindi nagdalawang isip na mahigpit siyang yamakap dito. Tila ba nakahanap siya ng kakampi at nakalimutang isa din pala ito sa mga sindikato. Saway nito sa mahina pa ring tinig. Ihanda mo ang sarili mo, itatakas kita ngayon, matatag na wika nito na nagmamadali. Bahagyang napalakas ang pagbigkas niya subalit agad nitong tinakpan ng malaking palad ang bibig niya. Huwag kang maingay kung gusto mo pang makalabas dito ng buhay, masungit na anas nito na tinanggal na ang palad sa kanyang bibig. Eh anong gagawin natin? Tanong niya. Basta sundin mo ang sasabihin ko, nagmamadaling tugon nito. Sige na, sisilip lang ako muli sa pinto. Baka may nakarinig sa pagsigaw mo, maingat itong humakbang patungo sa may pintuan at sumilip. Maya-maya ay muli ring bumalik at inakay na siya palabas ng silid. Palinggo-linggo ito habang siya ay diretso lang ang tingin tulad ng utos nito. Tagumpay silang nakalabas ng pintuan ng kusina kung saan piniling dumaan ni Hale. Konti lang daw ang nagbabantay doon at madali lang daw nitong mapapatumbo lahat. Subalit pagdating nila doon ay nakahandusay na ang mga tauhan ni John at may isang lalaking nakasuot ng bonnet na papasok sana sa may kusina. Nakasalubong sila sa may pintuan. Who the hell are you? Mabalasak na tanong ni Hale na humanda sa pag-atake ng lalaki. You're Hale, right? Balik tanong ng lalaki sa kapareho ding tinig.
I'm Aaron and I'm here to save you both, sinulyapan nito si Margie na nasa likod.